Yon, panibagong vlog, panibagong video naman tayo, mga kasinag. So may sasagutin naman po tayong isang request ng ating kasinag na si Romeo Dimaangay. Sabi niya, "Sir, yung phonetic alphabet naman, sir, anong ibig sabihin yon? Tanggo lang kasi ang alam ko dun." So, yan po ang pag-uusapan natin, mga kasinag, yung phonetic alphabet. Subukan natin paliwanag at usapang gwardya lang po tayo. Bago tayong patuloy, mga kasinag, mega shoutout muna po sa lahat and mega shoutout especially po sa ating bagong channel member po, si Sir or Ma'am Loni Martos. Maraming maraming salamat po sa suporta. And shoutout din sa isang 59 natin na nagpapa-shoutout, si Rodel Valdez. Ang sabi niya, "Shoutout po sana niyo ako, Sir S. Rodel Valdez." Yan, mega shoutout sa iyo, 59 Rodel Valdez. So, pag-usapan po natin ano po ang ibig sabihin ng phonetic alphabet. Pero bago po natin pagpatuloy, mga kasinag, ng ating usapan, sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng aking supporters, uli 15,000 na po tayo. Meron po pag-usap si 59 Jusinag. Yun, mega shoutout, mga kasinag, sa lahat po ng ating supporters, sa ating viewers, sa ating subscribers. Sa gusto pong sumuporta kay 59 Jusinag, pwede po kayong mag-member. Pindutin lang po ang ating join button para po maging member ng ating channel, maging certified kasinag ni 59 Jusinag. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kasinag. Okay, so ayun, mga kasinag, no? So ano po ba ang phonetic alphabet? Kapag ginugol po natin ang phonetic alphabet, marami po tayong makikitang meaning, pero halos magkakaparas lang po sila. So ang pinaka-simple na ating nakuhang meaning ay ito po yun. Phonetic alphabet or natophonetic alphabet. The natophonetic alphabet is a spelling alphabet, a set of words used instead of letters in oral communication, that is over the phone or military radio. Each word, code word, stands for its initial letter, alphabetical symbol. The 26 code words in the natophonetic alphabet are assigned to the 26 letters of the English alphabet in alphabetical order. So, ayun, ganoon lang po. Ibig sabihin lang po, lahat po ng mga word or phonetic alphabet ay meron po yung katumbas doon sa English alphabet. So, ayun na po yun, yung mga alpha sa A, yung B, bravo, C, Charlie, D, delta, E, echo, F, foxtrot, G, golf, yung H, hotel, and so on po, no? Ilalagay ko po sa description ang kumpletong listahan ng phonetic alphabet ayon po sa NATO phonetic alphabet. Pero hindi po ibig sabihin limitado po sa mga yon ang phonetic alphabet. Pwede po nating baguhin yon. Sample lang po yung hotel, pwede pong Henry, yung Mike, pwede pong Mama, yung Echo, pwedeng Eagle. Bilang isang security guard, nagkakaintindihan na po tayo, no? Doon sa ating mga binibigkas na phonetic alphabet. So ano po ba ang kahalagahan ng phonetic alphabet sa atin bilang isang security o bilang isang gwardiya? So ginagamit po natin ang phonetic alphabet sa ating pakipag-usap through radio ulit or telepono nga, sinasabi doon sa definition, no? Pero usually sa atin bilang isang gwardiya, sa radio natin ginagamit ang phonetic alphabet at hinahalo natin doon sa TIN codes. Bigyan ko po kayo ng sample kung paano po ginagamit. Kunyari po, magraradyo tayo sa kasama natin. Kunyari, Delta 1, Delta 2. So, sabi ni Delta 1, go ahead. Sabi naman ni Delta 2, request pa-alpha o kaya 7620 pa-alpha, mag-Charlie Romeo lang ako. So, ang ibig sabihin po nun, request pa-alpha, request pa-assist. Yung alpha po, yan po ang simbolo doon sa ating assist. Kasi nagsisimula po ang assist sa letter A. So, kaya ang ginamit po natin sa phonetic alphabet is yung alpha, no? Kasi mag-Charlie Romeo ako. So, tulad sinabi kanina, ang bawat
word ay may katumbas na letra. So ang Charlie is C, ang Romeo is R. Ibig sabihin, magsi-CR lang si Delta 2. No? So, ganun po natin ginagamit yung phonetic alphabet. No? So, marami pa po sa atin bilang isang gwardiya, kapag tayo po isanay na sa ating pakipag-usap gamit ang 10 codes at phonetic alphabet. O yun pala, no, sa mga baka ngayon nakapanood sa ating channel, meron na po tayong video tungkol dun sa ating sa 10 codes. No? So, ganun po tayo nakipag-usap para po bakit uli natin ginagamit ang 10 codes at bakit natin ginagamit ang phonetic alphabet. Yan po ay para mayroong confidentiality, maitago, maikubert natin yung ating usapan, kasi sa mga hindi po security oriented, hindi po nila naiintindihan yon. Okay? So kung sinabi mo lang Delta 1, 76, pa Alpha, Charlie Romeo, kung hindi ka security oriented or military oriented, hindi mo maiintindihan ang ibig sabihin nun. Isa pa, sample lang kita, kunyari Delta 1, Delta 2. Sabi na Delta 1. Guwaya, Delta 2. Mag 76 ka ba sa 5? Magpabrabo sana ako ng uniform. So, ang ibig sabihin ni Delta 2, Delta 1, mag 76, 10 codes, ang ibig sabihin, pupunta sa 5, sa labas, uli, katumbas ng labas, is 5, letter N. So, pare silang letter N. No? Magpabrabo sana ako ng uniform. Ang bravo, pabili, letter B, ang uniform, pwedeng ulam. No? So, ganun po natin ginagamit yung phonetic alphabet. No? So, combination ng phonetic alphabet at saka yung 10 codes, magkakaintindihan tayo bilang isang security guard ng tayo lang. No? Kung may mga kaintindi man sa atin na ibang tao, yun yung mga security oriented, 5-9, no? Military oriented, na nakakaintindi rin kung paano gamitin ang phonetic alphabet at ang 10 codes. Okay? So, ayun, no, kay 5-9 Romeo Di Maangay, ganun lang, sir, yung paggamit natin ng phonetic alphabet at nasa description na uli yung kompletong listahan ng ating phonetic alphabet. Yung sinasabi mong tanggo lang alam mo, ang tanggo bilang sa security guard, pwedeng tulog, pwedeng takbo. So, lahat ng mga action word na ginagawa natin, no, or lahat ng common words na sasabihin natin, gagawin natin, pwede natin palitan ng letter T. Tatakbo, tatae, sorry sa word, no, tutulog, tutulog. So, yun yung tanggo yung sinasabi mo. So, lahat naman ng A, pwede mo siyang palitan ng alpha. No? Pa-assist, B, pabili, no? And usually, ginagamit din natin ito bilang mga 5-9 sa pag-spell out natin ng mga 2-8, mga plate number ng mga 4-5, mga sasakyan. Okay? Imbis na sabihin natin alpha, APA, no? Sasabihin lang, kung nyari, APA 123, yung plate number, sabihin natin alpha, papa alpha, 123. So, sa mga hindi nakakaintindi uli, o sa hindi mga security oriented, hindi lang gano'n maintindihan yun. Pag sinabi natin 597645 28, alpha, papa alpha, 123. So, tayo bilang isang security guard, naiintindihan na po natin yun. So, yung sabihin, body, kasama, papunta dyan yung sasakyan, ang plate number is APA 123. Okay? So, yun, ganun lang po kasimple, mga kasinag, doon sa mga hindi pa po sanay, hindi pa po oriented sa paggamit ng phonetic alphabet. Ganun lang po kasimple ang phonetic alphabet, no? Kunting aral lang, medyo na nakakalito lang dahil i-memorize mo rin yung phonetic alphabet and dun sa pag-a-apply mo sa pagsasalita, sa pag-communicate through radio,
sa atin bilang sa security guard, nagamit yung phonetic alphabet. Nyari, tango alpaiko ka, no? Ini-spell out mo lang siya by words, no? Imbis na T-A-E, no? So, ginawa mo lang tango alpaiko. So, alam natin yung mga kasinag kung anong ibig sabihin noon ng tango alpaiko. Okay? So, ayun mga kasinag, no? Sana po may natutunan tayo, especially po kay Five Man Romy yung di maangay. Sana po sir nasagot ko or na may naitulong, may natutunan kayo doon sa video to. And sa lahat ng mga bago, lalo-lalo po doon sa ating mga bagong 5-9, sa bagong security personnel na hindi pa sanay dito sa paggamit ng phonetic alphabet in combination doon sa ating team codes. Okay, so hanggang dito lang po mga sinag. Ito po lang yung 5-9, si 5-9 Joe Sinag, magsasabi magandang araw, magandang buhay. Ingat-ingat po ang lahat kung nasang sulugan ng mundo. Stay safe. God bless. Yes, sir.